Aileen na Childress, malungkot ito, malungkot po talaga kababayan dahil tinatakot ang mga mamamayang kaya hindi makapagreklamo at tumindig laban sa mga kurap. Eh yun na nga, eh alam mo naman dyan, kapikampihan na lang dyan eh, di ba? Kampikampihan na lang, mga kampikampihan mga yan eh, yung mga yan, yung mga naupo dyan, halos kampikampihan yung mga yan eh, sabwatan, kampihan. O, parang dyan nangyari dyan sa Comelec na yan eh. Maraming gustong magsumbong dyan sa Comelec, di ba? Yung nangyaring mga dayaan dyan, maraming gustong magsumbong eh. Pero ang isip nila, wala silang mapapala dyan pag nagsumbong sila. Kung tutusin, maraming magsusumbong dyan na dayaan. Kung talagang, kaso alam ng magsusumbong na wala silang mapapali. Dyan sa Comelec na yan, kung magsusumbong kila Jules Garcia, magsusumbong ka, makakampon ng ano yan. Kampon nila BBM yan. Baka palabasin pa nila, ikaw pa makukulong dyan. Diba? Kaya yung mga iba, kahit gustong magreklamo sa nangyaring eleksyon, hindi sila makapagreklamo na yung mga dayaan. Diba? Ano ginagawa na lang nila, diba? Pinupost na lang nila sa YouTube, pinupost na lang nila sa Facebook. Dahil hindi sila makapagsumbong doon, dahil alam naman nila na wala sila mapapali. Magsusumbong ka eh, puro kampo ng mga, ano yan, mga Duterte, tsaka ano, mga Dutertanix, tsaka ano, BBM yung nasa Comelec. Diba? Kaya doon na lang eh. Doon na lang nila nilalabas eh. 'Di ba? Yung pa-post-post na lang sa mga YouTube, Facebook, 'di ba? Yung kanilang reklamo. Dahil kasi kung magsusumbong ka personally doon sa Comelec, wala ka mapapala. 'Di ba? Alam mong wala ka mapapala, baka baliktarin pa nila ikaw pa makulong niya. 'Di ba? 'Yun ang kinakatakot ng taong bayan. Kaya ito tong gobyernong ito, wala ito, sabwatan ito. Sabwatang, kapikapian, di ba? The numbers game na lang ito. Wala na yung batas eh. Di ba? Katulad dito sa Parmali. Di ba? The numbers game na lang yan eh. O, paramihan na lang ng boto eh. Kahit yung nililite, siraulo, hayo, walang iya, basta panalo siya, the numbers game, the numbers game, panlalamang siya sa botohan, aba, ligtas siya. Ganyan na lang eh. Ganyan na lang ang lumalabas dyan. Wala na yung batas eh. Wala na yung rule of law. Hindi na nasusunod eh. Kaya dyan sa Senado, wala na yan. Wala na maaasahan taong bayan dyan. Wala na yan. Ano pa maaasahan mo dyan eh? Puro ano yan. Eh, ang laban dyan sa Senado, the numbers game ang laban dyan. Palamangan yan. Eh, kung marami kang kasabwat dyan, panalo ka. Kahit puro katarantaduhan ng ginawa mo dyan, puro kahayupan, katulad nila Jinggoy Estrada, Duterte, basta maraming bumoto sa iyo, aba, ligtas ka, di ba, sa investigasyon. Ganyan dyan, sa Senado. Eh. Ay, wala na ito. Wala na. Maylin na Childress, ha, marami ang mga nagpalin lang ng mga kurap at dahil na rin sa mga sistemang nag-uugat. Ayun na nga. Maylin na Childress. Childress. Mahirap talaga kapag maraming mahirap. Yung iba, binibenta ang boto. Iba naman, okay. Okay sa kanila ang iboto uli ang mga kurap. Diba? Eh tayo rito eh, wala tayong kadala-dala eh. Bansa ata ng walang kadala-dala ito eh. Diba? Alam mo na nga mabaho yung tae, inaaboy mo pa. Diba? Parang ganun eh. Alam mo na nga ang kurap, binoboto mo pa. Diba? Kaya ito, bansa ng mga ano to eh. Bansa ng walang kadala-dala. Diba? Walang kadala-dala eh. Alam mo na nga ang kurap, alam mo na nga ang magnanakaw, binoboto mo pa. Eh, talagang taran. Dakilang Sotil, boss, operator ng EDSA bus, carousel, 2 buwan na nga hindi nababayaran. TV patrol, ah, yun na nga, isipin mo yan.
Hindi pa pala nababayaran yung mga ano diyan, mga driver, mga operator, yung mga conductor diyan sa may ano, sa may carousel na programa nila yan eh. 'Di ba? Walang iya itong mga hayop na to. Talagang lahat ng ito ha, simula nung naupo to eh, simula nung July 1 naupo eh. Ah, wala nang inatupag itong administrasyon na to kundi pasakit eh. Pahirap sa taong bayan ang ginawa nito eh. Ha? Biruin mo, Chacha. Inuna, Chacha. Party-party sa Malacanang. Ha? Tapos pagpapalit ng pangalan ng NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Ano pa? Yung pera. Gumawa ng pera, bawal daw malukot. Pag nalukot daw, makukulong ka. Multa ka pa. Piyansa ka pa pag nakulong ka. Talaga. Lahat ng ginawa nito puro pahirap eh. Puro salungat, puro pahirap sa taong bayan, 'di ba? Tapos ito pang DSWD magbabawas pa ng matutulungan. 'Di ba? Imbis na madagdagan mo yung matutulungan mo. Imbis na palawigin mo yung matutulungan mo. 'Di ba? Palawakin mo yung matutulungan mo, paramihin mo pa yung matutulungan mo. Diyan sa nakakatanggap ng porpis na yan. Eh, ito magbabawas ka pa. Talagang baliktad ang utak nito mga ayob na to. Talagang makikita mo. Talagang puro pahirap sa taong bayan ang naiisip. Di ba? Puro pahirap yun eh. Isipin mo yun, magbabawas ka pa ng tutulungan. Imbis na fix na yun, tutulungan mo na yun, dagdagan mo na lang ng matutulungan, palawakin mo na lang yung matutulungan mo. Ito magbabawas ka pa. Di ba? Diyan sa DSWD. Yan ang ano ni Erwin Tulpo. Eh. Talaga to si Erwin Tulpo. Talaga. Wala rin ito eh. Puro lang kahambugan ito si Erwin Tulpo. Puro kahambugan. Pero yun mo, magbabawas ka pa. Imbis na marami ka sana matutulungan. Ha? Imbis na dagdagan mo pa yung makakatanggap or makakatanggap ng porpis ha. Ito, magbabawas ka pa. Puro pahirap. Eh. Yumaman daw yung mga dati nakakatanggap. Eh. Paano yumaman? Bakit umasenso ba ang Pilipinas? Paano mo nasabing nagkaroon na yung mga dati na tumatanggap ng porpis? Umasenso ba ang Pilipinas? Eh, nagmahal nga mga piliin, lalo nga naghirap. Oh, tapos magtatanggal ka pa ng porpis. Oh, eh, kuping... Wala tayo mga kamping. Mabasa na tayo dito. Mabasa na tayo rito ng ano. Ng mga ano. Mabasa na tayo dito ng ano. Mga mabasa na tayo. Mabasa na tayo. Nalobat mga kamping. Tapusin ko na ito mga ano. Rhea Christian Ruiz, sana mag-iwan ng mabuting legacy si President PRRD sa mga Pinoy na maibalik ang dating pride ng mga ano, ayun na nga. Nabasa na natin. Nabasa na natin. Robert Ijan Santos watching from Saudi Arabia. Yan, Maylin Childers. Sayang talaga ang mga pagkakataon na malagay sa posisyon ng tao katulad ni attorney. Yan. Galing kay Maylin Childers, sayang talaga ang pagkakataon na mailagay sa
posisyon ang isang taong katulad ni Atty. Lenny Robredo, yun na nga. Di ba? Sabi ko pa noon, di ba? Mga nauna kong vlog na ito na yung pagkakataon. Huwag na nating palusutin pa to. Ito na. Ibinigay na ng tadhana sa atin to si Vice President Lenny Robredo. Pag ito, pinakawalan pa natin, pinalusot pa natin. Diba? Tayo na may problema. Tayo na may problema. Ito na. Diba? Nasa kanya na lahat. Ang katangian. Bilang isang presidente. Deklarado sal-in mo. Ha? Deklarado sal-in mo, doon pa lang. Pag deklarado sal-in mo, wala na. Hindi ka na makakapagnakaw kahit singkong bulag, singkong duling. Bakit? Deklarado sal-in mo. Lahat ng ari-ariya mo, nakalantad na. Ano pa gagawin mo niyan? Mag-ano ka lang, magnakaw ka lang ng 1 billion. Ano na sa'yo eh. Diba? Questionable ka na. Kasi nakadeklara na, deklarado sal-in mo. Yan ang kinakatakot ng mga ibang politiko. Yang ideklara yung kanilang sal-in. Kaya gumawa ng batas yan. Yung mga politiko na kahit na hindi deklara yung sal-in, pwede ka nang tumakbo. Dati, bawal eh. Kailangan deklarado sal-in mo. E ngayon, gumawa sila ng batas na pwede na kahit hindi mo ideklara yung sal-in mo. Nasa sayo na yun. Yun yung ginawa nilang batas eh. Kaya kita mo mga hayop ngayon, nakakatakbo kahit magnanakaw. Kita mo si Bibi, di ba, hindi deklarado sal-in mo. Di ba? Hindi deklarado sila Isko Moreno. Mga hindi deklarado sal-in na yun. Hindi deklarado sal-in mo, pero nakakatakbo. Kasi yun na yung batas eh. Gumawa sila ng batas na gano'n eh. Eh si Vice President kahit na ano, deklarado sali, diniklara niya yung sali niya. Doon tayo nagkamali ngayon. Diba? Pinalusot pa natin eh. Ito na yung pagkakataon. Ito na yung galing ng pagkakataon. Eh si Vice President eh tayo, hindi naman tayo pulahan, hindi naman tayo dilawan. Pinag-uusapan natin dito yung plataforma. Yung pagkatao ng tumatakbo. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Hindi yung pulahan ka, dilawan ka, hindi yun. Yung tumatakbo mismo ang pinag-uusapan dito. Diba? Malinis ang track record ni Vice President Lenny Robredo. Deklarado sali. O isipin mo. Tapos pagpapalit mo sa isang magnanakaw. Di ba? O, na napakadumi ng record. Doon tayo nagkamali. Di ba? Kaya sabi ko nga noon, sa mga previous vlog ko, itong election na to, napaka-importante na ito. Napaka-importanteng election to. Dahil, pag nagkamali tayo ng binoto rito, tapos na tayo. Tapos na ang bansang Pilipinas. Tatapatin ko na kayo. Diba? Sinabi ko yun sa previous vlog ko. Ito na. Ito na. Ha? Tinatamasa na natin, mga kakamping. Diba? Mga ka-5-9. May link cheater, sayang talaga. Yung talagang sayang talaga. Pinalusot natin. Binigay na nga sa atin ng tadhana, ito pa, pinalusot pa natin. Ikasalanan natin. Diba? Jog Ibarra, wala na ito talaga nga pag-asa tayo dahil maraming Pilipinong bulag sa katotohanan. Pakitaan lang ng munting ayuda, tabon na ang tabon na ang nagawang kasamaan eh, yun na nga, di ba? Munting tulong lang, munting ayuda lang. Ito na nalo sa BB, di ba? Halos karamihan, di ba? Binayaran lahat, di ba? Talagang yung makinarya ni BBM, talagang pinagalaw niya yung mga makinarya niya. Ano yung pera ang makinarya niya. Dahil hindi naman tatakbo yan pag hindi niya ginamitan ng pera yan. Hindi tatakbo, hindi gagalaw ang ano niya, ang kandidatura niya. Hindi katulad ni Vice President, kahit hindi mo gamitan ng pera, talagang kusa. Kusang gumagalaw yung tao. Talagang solid eh. Legit yung suporta.
kay Vice President Lenny Robredo. Hindi katulad kay BBM, talagang gagamitan mo talaga ng pera yan. Para gumalaw ang ano mo eh, ang mga rally mo eh. Para gumalaw, kumilos eh. Pag hindi mo ginamitan yan, ala. Talagang lagapaka. Lahat, troll, dinamit lahat, ni BBM eh. Diba? Eh si Vice President, hindi. Talagang volunteer ang talagang sumuporta sa kanya. Volunteer, tapos yung mga sumusuporta sa kanya talagang legit eh. Solid. Kaya hindi ganong ano, na, hindi ganong na ano si Vice President eh. Diba? Solid yung pagkaka, ano niya, susuporta sa kanya ng tao, solid. Diba? Kahit na anong, ano mo, hindi siya gumastos, hindi siya nagpabayad, wala. Diba? Ganun. Noong mga panahon ng pangangampanya, hindi mo wala ka makikita, binayaran, wala eh. Nag-aabutan, wala. Talagang solid, legit yung pagkaka-suporta kay Vice President. Yung mga panahon na yun. Nawakan na natin mga kampanya. Dakilang sutil, bus operators ng EDSA. Tamo, di pa nga nakakasahod. 2 buwan na, sus Mariosif, di nakakasahod yung mga driver. Talagang napakawalang yan itong gobyernong ito. Talagang lahat eh. Puro pahirap, ha? Lahat, puro pahirap. Ha? Puro salungat sa taong bayan. Eh. Puro pahirap sa taong bayan. Imbis na makagaang-gaang sa taong bayan, itong mga ginagawa, lalong pahirap eh. Kaya ito ang nagpapahirap dito sa Pilipinas. Ha? Ang nagpapahirap dito, hindi tao. Hindi tao nagpapahirap dito. Alam mo kung ano? Gobyerno. Gobyerno nagpapahirap dito sa taong bayan. Tanggalin mo gobyerno rito, baka umasensop eh. Ha? Ang nagpapahirap dito ha? Sa Pilipinas, gobyerno. Alang iya. Talagang alanat. Wala na. Maylin, Clarita, mahirap talaga kapag maraming mahirap yung iba binibenta. Ayun na nga, talagang bot buying. Hindi mo, rin masisisi. Diba? Siyempre sa kahirapan eh. Diba? Naaakit sila na palimalimandaan. Diba? Ano, meron pa nga. Ano, eh. Isang pamilya eh. Bumoto, straight eh. Diba? Straight mula Senado, 3,000. Diba? Yung mga preso, 3,000. Isipin mo yan. Diba? Kaya mga iba talagang sa sobrang kahirapan talaga din mo na rin masisisi. Nabili yung boto. Maylin Childers, malungkot po talaga. Maylin Childers, sama-sama po tayong magdasal. Eh, yun na nga lang eh. Yun na lang talaga yung pag-asa natin. Dasal na lang. Dahil dito sa administrasyong ito, pare-parehas tayo hindi makakatsyak dito kung ano mangyayari dito sa bayan natin na ito. Pare-parehas tayo hindi makakatsyak dito. Kung ano magiging ano eh. Resulta nito sa loob ng 6 na taon, mga kampi, sa loob ng 6 na taon, hindi natin alam kung ano magiging kahihinat na nitong bansa na ito. Pagka ganito mga hawak, mga ganito, nasa gobyerno, puro kurap eh. Di ba? Kaya hindi mo alam kung ano kahihinat na. Kaya pare-pares tayo hindi makakatsyak dito. Kaya ang ano na lang talaga, dasal na lang. Yun na lang pinaka-the best. Ha? Dasal na lang. Ito nga, July, katapusan ng July, bali-balita, katapusan ng July, baka maging pumalo sa 58 pesos. Ha? 58 pesos ka kontra dolyar. E, isipin mo yan. Ilang ano na lang, 60 na. Aabot na ng 60. Alang iya. Nawa ako na lang to. Maylin Childers, maraming salamat po sa inyo. Komentaryo. Yun nga, maraming salamat sa iyo, Maylin, ha, Childers. Maylin Childers, Unity Teams. Alex Tandog, ang dolyar noong bago mo po si Makoy. 1-2-4. 1-4. Kaya Makoy, 1-7, 1981. 28. Ito yung umupo si Pinoy, ah.
Yung umupo si Minoy, 40 lang ang palitan ng dolyar noon, 40 to 43. Naglalaro sa 40 to 43 ang palitan ng dolyar noon. Yung umupo si Pinoy. Ha? E isipin mo nung umupo si Duterte, alaan eh. Talagang bumulusok eh. Ito nga, iniwan niya noon, 52 pa noon eh. Nung iniwan niya, July eh. Ay, June, di ba? Nung iniwan niya itong ano. Yung nag-ano na, nagpalitan na sila ng ano, di ba? 52. Tapos nung pumasok na, 53, 54, 55, 56. Talagang nagtuloy-tuloy na, bumulusok na dolyar, ang peso. Eh, isipin mo yan. Sa loob ng ilang ano lang, ilang araw lang, 18 days pa lang, 19 days. Alangin. Oh, isipin mo, ito nga, sa July, oh, bali-balita, katapusan ng July, baka maging 58. Ha? Bali-balita yan. Baka maging 58 pa. Talagang tuloy-tuloy yan. Eh. Pabulusok yan, mga kakampi. Yan talagang hikahos ang bansang Pilipinas, mga kakampi. Ayan. Melin, Childers, tama ka dahil dahil magkakaibigan sila at pinagtatakpan nila ang isa't isa. Ayun na mga kakampi. Talaga nga yung mga yan, nagsama-sama lahat yan. Kahit noon pa, noong pangangampanya pa, di ba, nagsama-sama lahat yan. Sila Gloria, sila Erap, sila Duterte, si Imelda, nagsama-sama lahat yan. Kaya tinawag nilang Team Unity. Di ba? Lahat ng mandarambong nagsama-sama lahat para pabagsakin si Vice President Lenny Robredo. Kasi tiniksa kanila si Vice President eh. Lenny Robredo noon, tiniksa kanila yun eh. Bakit? Eh malinis ito eh. Diba? Sasabihin nila malinis ito, tiniksa atin to. Eh tayo, puro tayo magnanakaw eh. Puro tayo mandarambong eh. O. Eh ito, pag nanalo to, tapos tayo rito. O. Tapos ang kaligayahan natin dito pag nanalo ito. Eh pinagkaisahan nila eh, 'di ba? Sama-sama lahat sila ron, napunan niyo. 'Di ba? Napansin niyo mga kampik, 'di ba? Sama-sama lahat sila ron. Sila Gloria, sila Erap, sila Duterte, sila Imelda, 'di ba? Sila Jinggoy, sila JB Ejercito, sila Bongbong Marcos, sila Enrile, 'di ba? Lahat ng convicted plunder, lahat sila nagsama-sama. Isipin mo 'yan. Di ba? Oo. Kaya talagang basta kayong may malasakit at nagpapaliwanag sa mga mamamayang Pilipino ay isa sa pag-asa pa mamulat ang mga naliling lang ng mga kurap. Eh, yun na nga. Eh. Mga naliling lang to eh. Akala nila maganda yung ginagawa dahil may mga Manila Bay. Ah, mga Manila Bay, may mga ginagawa si Duterte. 'Di ba? Pero hindi sa likod noon. Puro corruption mga kakampi. Ah? Sa likod noon, puro corruption ang ano niya. Kita mo nga ngayon, oh, yung build, 'di ba? Oh. Hindi natuloy. O isipin mo. Wala pa lang ginawa. Oh. Kaya talaga nga wala. Wala ito. Maraming nabudol-budol. Kaya uso ngayon yung mga budol-budol ngayon, mga kakampi. Nauso yan, panahon ni Duterte. Yung pumasok ito, si Duterte. Talagang nauso lahat, laganap lahat, fake news, disinformation, budol-budol, lahat eh. Lahat ng kasinungalingan, nandito na. Eh, nung panahon ni Noynoy, wala naman yan eh, di ba? Nung panahon ni Noynoy, may mga fake news ba, mga budol-budol, ala eh. Maayos yun mga panahon ni Noynoy. Malinis. Kaya nga si Duterte hindi nahirapan nung tinanover niya. Tinanover ni Noynoy. Lahat ng ano, hindi nahirapan si, ano, si Duterte. Kaya nawalan naging problema si Duterte nun. Dahil may na, ano eh, na-fix niya yung 6 trillion. O, 6 trillion yung utang natin nung pinalitan siya ni Duterte. O, 6 trillion plus may natira pang budget. Kaya hindi nahirapan, di gaanong nahirapan si Duterte noon. Hindi katulad ngayon, talagang makikita mo sagad hanggang buto ang utang ng Pilipinas. Kaya si Bongbong Marcos, hindi alam kung saan siya,
ano uunahin niya. Talagang marami siyang problemang daranasin niya, mga kampi. Nandyan na yung pabor. Diba? Hindi siya makagalaw eh. Hindi siya makakilos eh. Diba? Kahit gusto niyang paimbestigahan si Duterte, kahit gusto niyang imbestigahan yung mga utang niya, hindi niya magawa eh. Bakit? Nandun yung malaking pabor. Diba? Yung utang na loob. Yun ang mahad lang sa kay Bongbong Marcos, yung utang na loob eh. Kahit gusto niyang paimbestigahan, hindi niya magawa paimbestiga si Duterte. Diba? Dahil malaki ang utang na loob eh. Bakit ka mo? Eh, si Duterte nagpalibing nung ano niya eh. Nung, diba? Si Duterte ang pumayag na ilibing sa libingan ng bayani. Yung tatay niya. Oh. Isamantalang nung panahon ni Noynoy, hindi. Ayaw pumaayaw umano eh. Diba? Kaya malaki utang ni Bongbong Marcos kay Duterte. Kaya hindi niya magawa. Oh. Kahit paimbestigan, wala. Diba? Hindi niya magawa. Kahit gusto niya questionin yung pangungutang niya sa China o pangungutang niya, bakit naging ganito, naging 6 trillion yung utang natin, hindi niya magawang questionable eh. Diba? Hindi niya magawang i-question si Duterte. Bakit? Baka magalit sa kanya eh. Diba? Tsaka yun nandoon yung utang na loob eh. Yan ang pumapatay sa utang na loob. Yan ang magpapabagsak sa atin. Yung utang na loob na yan. Oras na nga pag ayun, oras na nang pagbabayad eh nga. Oras na ng paniningil mga kamping yan. Oras na yung pagpinataw na yung tax, dagdag buwis, dagdag bayarin, doon na magsisimula. Kahit ngayon nagsisimula na diyan sa DA. Yan, magsisimula na diyan lang lahat ng ano babawiin niya diyan sa DA. Lahat ng korupsyon diyan sa DA. Diyan siya babawi, mga kampi. Talagang kailangan niya bawiin yun eh. Lahat ng ginastos niya, lahat ng pinuhunan niya sa pangangampan niya, kailangan niyang bawiin yan. Kasi ang politika rito, negosyo na, mga kampi. Negosyo na, mamumuhunan ka. Pag naupo ka, doon ka nalang babawi. Ganun yan eh. Marami pa pala rito, mga kampi. Nangawit na ako ah. Kaya mga nalit na ako dito. Dalak. Babasa natin yung mga ano rito. Tignan mo ang politika. Dynasty, ama, ina, anak, at ama, anak. Ayun na nga, di ba? Yung mga political dynasty, katulad nila Bilyar. Yeah. Bilyar, mag-ama, mag-ina. Tapos sa Estrada naman, magkapatid naman. Diba? Puro political dynasty. Talagang wala. Talagang puro mandarambong ito. Kung nasa gobyerno ngayon. Talagang ubos eh. Shibapuri. Shibapuri Media. Watching from Nepal. Ayun. May ka-shoutout sa'yo. Maylin na Childers. Kaya mga kababayang, kabunyog, kakamping, at lahat ng mga nagmamalasakit sa Pilipinas, huwag sirain ang momentum, tuloy ang laban. Eh, yun na nga. Eh, talagang ito, talagang grabe na to, mga kakamping. Talagang matindi to, matinding ano to, laban to, mga kakamping. Eh, laban ng bayan to, hindi na, dito sa laban na to, mga kakamping. Wala na si ano dito, hindi na pinag-uusapan si Lenny Robredo rito. Ang pinag-uusapan na rito, yung kalagayan ng bansa natin. Ang nakataya na rito, hindi na yung pagkapanalo ni Lenny, hindi na yung si Lenny Robredo ang ano rito, nakataya rito. Ang nakataya na rito, bansa na natin. Kung ano kahihinatnan itong bansa natin.
kung saan tutungo, ha? Kung saan tutungo itong bansa natin, ha? Sa pamumuno ni BBM, mga kakamni. Mukhang talagang walang plano. Hindi mo alam kung saan, anong direksyon papunta itong bansang Pilipinas. Ha? Mukhang walang plano. Talaga. Ayun. Yan, galing kaya si, ano, to underbelly, unitives, eh, yun na nga. Robert, Eljan Santos, Robert Eljan Santos, kamusta po? Ang Dolomite Beach, balita ko ay tubig kulay, effervescent oil, eh, yun na nga. Eh, yan ngayon na yan. Ha? Yan masasabi ko dyan sa Manila Bay na yan. Ha? Yung Manila Bay kasi na yan, kahit na ano gawin mong pagpapaganda dyan, ha? Kung ano-ano ilagay mo dyan, kung hindi mo rin matatanggal yung basura, wala rin yan. Babalik-babalik din yung mga basura dyan. Ha? Kahit na anong pagpapaganda mo dyan, talagang may basura talaga dyan. Babalik at babalik ang basura na yan. Kaya yan, laging may na-maintain yan. Laging inaayos yan. Laging may nakaantabay na nagpupulot ng basura para ma-maintain yung ano yan. Yung, kumbaga sa ano, yung kulay ng beach. Subukan mong bumagyo uli yan. Maglalabasan yung mga basura dyan. Dapat yun muna ang ano nila, inuna nila, mga kampi. Yung mga basura, maganda naman yan kahit walang dolomite. Maganda naman yung beach na, yung ano naman, yung Manila Bay na yan. Maganda naman yan. Ang nagpapapangit lang dyan, yung mga basura. Yung mga basura, yan ang nagpapapangit dyan. Pero kung kahit di mo nalagyan ng dolomite dyan, mga dolomite, mga kung ano-ano, maganda yung Manila Bay na yan. Ang nagpapapangit lang dyan, yung basura. Dapat, yun muna yung inuna nila kung paano nila matatanggal yung basura. Eh, hindi. Di ba? Naglagay ka agad sila ng dolomite. Mga ilang araw, ilang buwan lang yan, puro basura na yan. Bumagyo lang yan eh. Isang matinding bagyo lang yan. Tagtad na naman ang basura dyan sa Manila Bay. Ganyan yung nakaraan yan eh. Ganyan nangyari nung nakaraan taon. Di ba? Ang ganda-ganda no. Eh, nung bumagyo, eh, tambak ng basura. Kala mo, Smoky Mountain yung Manila Bay na yan. Eh. Nagmisto lang dagat ng basura. Eh. Di yung ganda nung yung buhangin, natakpan ng basura. Di bumalik uli sa, ano, pulot na naman sila, yung mga DPS, pulot na naman ng basura. Tsaga na naman sila magpulot nun. Ganyan yan, eh. Ganyan nangyayari dyan. Eh. Pabalik-balik lang yan. Eh. Bumagyo na naman yan, susunod. Pag bumagyo yan, puro basura na naman yan. Unti-unti yan. Eh. Kaya kahit na anong pagpapaganda mo dyan, wala yan. Ha? Kaya kita mo, dami na ano dyan, dami na i-maintain nila. Marami nagpupulot ng basura. Kasi gusto nilang i-maintain yung kalinisan. Eh. Pero pag bumagyo yan, balik na naman sa dati yan. Balik na, tagtag na naman ng basura yan. Dapat yun ang sinolve nila. Yun ang ginawa nila ng paraan. Diba? Para matanggal yung basura na yan. Kasi maganda naman yung Manila Bay kahit walang dolomite. Maganda naman yan eh. Ang nagpapapangit lang talaga dyan yung puro basura pag bumabagyo. Yun ang nagpapapangit sa Manila Bay. Eh yan eh, talagang yung Manila Bay na yan, sa likod niya, corruption din. Corruption din lahat yan. Kaya pinilit ng ano yan eh, pinilit ipasok yung dolomite na yan eh. Dahil dyan pumapasok yung corruption. Eh, bawal nga yan. Kung tutusin yung ano na yan, dolomite na yan, bawal yan eh. Diba? Delikado sa mga isda yan. Diba? Tsaka sa kalusugan ng tao. Diba? Masama raw yan eh. Masama raw sa kalusugan ng tao yan. Sabi ng mga dalubhasa, yung mga talagang nag-aaral talaga ng mga sa ano, mga biology sa tubig ah. Yung mga ano sa tubig, mga nag-aral, mga naisipin mo yan. Pinagbawalan na, tinuloy pa rin nila ang paglalagay ng dolomite. Naisipin mo. Di ba?
talagang pinilit nila yan. Alam nilang bawal, kahit na alam nilang bawal, ipinilit nila yan. Dahil diyan pumapa, diyan ang ano, corruption, mga kapartner. Diyan yung corruption. Sa likod ng Manila Bay na yan, tad-tad na ng corruption yan. Tatapatin ko na kayo. Yan ang dahilan yan. Oh. Ayun na nga. Under belly, watching from Sydney, Australia, more power, SGP Chai. Under belly, Dolomite, pinagkakitaan ni Isko. Ayun na nga, isa nga yun. Wala na yun, baka nga sa inchik na yun. Diba? Di natin alam, may marami na nakatayong establishment doon sa Manila Bay. May mga establishment na nakatayo doon. Ewan ko ano yung mga yun. May mga nakatayo na eh. Oo. Diba? Eh, Manila Bay, tsaka di naman gaanong ano. Hindi naman gaanong ano, parang dinurog lang talaga. Hindi siya talagang buhangin talaga na ano, na talagang durog na durog. Hindi siya buhangin talaga na durog eh. Parang ano lang siya, parang bato. Bato-bato. Na para ka na sa loob ng aquarium, ganun. Batong-bato lang na maliliit. Yun lang eh. Biruin mo yung ginastos niyang bilyon. Daming hindi lumalamon. Tapos, ginastosan mo ng bilyon-bilyon yung Dolomite na yan. Na wala namang ano yan. Ano silbi niya? Tapos, bawal pampaliguan. Tsaka bawal paliguan niya, may maraming malulunod dyan. Pag may naligo dyan, dahil ang pinakaano kaagad niya, malalim kaagad yan. Hindi katulad ng mga beach talaga na natural beach talaga. Talagang yung ano niya, mababaw pa. Ang pinakamalalim, bandaro na sa may dulong-dulo. Eto hindi, itong Dolomite. Ilang hakbo mo pa lang, malalim na yan. Kasi yung nasa gitna na yung pinakaano niyan eh. Pinakabuhangin yan, mga kakampik eh. Kaya nga pinagbabawal na yan. Pinagbabawal na paliguan dahil malalim. Pag gumawi ka na ron, sa ano mo na siguro, mga dalawa o tatlong hakbang mo o apat na hakbang mo, napakalalim na kagad yan. Kaya marami malulunod dyan pag may maraming naligo dyan, mga bata. Marami malulunod dyan, lalo pag di ka marunong lumangoy kagad. Kasi paglusong mo pa lang, eh, mga ilang hakbo mo pa lang, buluso ka agad sa ilalim yan. Dahil malalim na yung pinagtambakan yan. Eh. Hanggang ano yan, gandulo na yung tambak yan. Eh. Oh. Kaya delikado yan. Pag pinayagan nilang maligo, kaya kita mo, wala na naliligo ngayon. Dahil malalim yan. Pagka hindi katulad ng mga natural beach talaga, na talagang yung lalim niya, malayo pa. Yung lalim niya, hindi kaagad yung malalim. Nandun pa yung lalim niya sa malayo kasi patag pa yung ano eh. Hindi katulad nito, talagang pag lumusong ka, mga dalawa o tatlong hakbang, talagang lulubog ka na kagad dahil sobrang lalim na yan. Yung Manila Bay na yan. Dahil hindi naman patag yan. Hindi naman patag na parang ano yan. Hindi katulad ng patag na parang natural na buhangin yan. Kaya pag lumusong ka dyan, diretso ka kaagad sa ilalim niya dahil sobrang lalim na kaagad niya. Makakamping. Kaya pinagbabawal nila. Ang tamabawal maligo. Dahil sigurado may malulunod dyan. Mariano Santos watching from Ilen News. Ayan, mga gabi na tayo. Robert, kamusta? Ayun na nga. Yeah, mga kakamping, mga kabunyog, hanggang dito na lang. At medyo nalobat tayo kanina kaya nawala tayo. Ayan, hanggang dito na lang po. At nag-dive lang tayo. At nagbasa-basa lang tayo ng konting comment. At yung pinarinig nga lang natin, yung magandang balita na matutuloy na yung pag-iimbestiga nga ng ICC kina Duterte at kay Bato de la Rosa. Yun ang medyo maganda-gandang balita. Diba? Kahit pa paano. Nakahinga-hinga.
di ba? At patuloy yung investigation nga sa kanila diyan sa ICC. Ha? Kaya hanggang talaga nga gumagawa pa rin talaga ng pagkakataon o magandang pagkakataon ito nga tadhana nga. Diba? Kakamping pa rin natin ang tadhana mga kakamping. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Talaga nga yun na nga. Binabati muli natin mga OFW at mga immigrant. Talaga nga. Diyan sumasaludo tayo dyan sa mga OFW at immigrant. Talaga nga. Yan na lang ang bumubuhay sa Pilipinas eh. Ha? Yan na lang ang bumubuhay, yung mga OFW. Kaya sumasaludo tayo dyan eh. Yan na lang ang bumubuhay talaga. Wala nang iba. Kaya talaga nga, kahit papano, nakakaano pa to eh. Nakakatayo pa to, nakakatindig pa to. Itong bansang Pilipinas. Dahil sa mga OFW. Sa mga remittance na pinadadala nila. Nadadagdagan yung dolyar natin, mga kakampi. Diba? Kaya, dasal na lang. Kunting dasal na lang, mga kakampi. At yun na nga. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At God bless po sa atin lahat. Yan. Robert Inhansot, Indian Santos. Salamat po, Boss Pichay. Ang ganda ng topic natin. Next time ulit. Yun na nga. Ayan, magandang gabi sa iyo, Robert. Indian Santos. Napakalabo na ng mata ko, mga kakampi. Kaya talagang pasensya na. Talagang napakalabo na. Yun, maraming salamat. At God bless po sa atin lahat. Ha? Ingat po.